Mga Bok, ang ganda ng topic natin ngayon. Break your limiting beliefs. So, karamihan sa atin, gusto natin na may mga gusto tayo sa buhay. Gusto mong umasenso, gusto mong sumubok na ibang bagay, pero may bubulong sa isip mo na parang hindi ko naman ata kaya yan. So, minsan, kumbaga based, dahil sa programming natin ng bata pa na, na hindi natin, na lagi natin narinig na hindi mo kaya yan, karamihan pa negative yung environment natin, so hindi na susuportahan yung inner voice natin, yung konting process na dapat na marinig mo, na halimbawa may gagawin ka, may gusto kang gawin sa buhay, meron kang pangarap, meron kang dreams, ultimate mga dreams mo, dream life mo, or any dreams, pangarap mo, tapos lagi nagsasabi yung utak mo na parang hindi ko ata kaya yan, parang hindi ko linya yan, parang hindi ko ata kaya yung ginagawa nila. So stop giving reasons dun sa mga ganun, kasi dapat ang ma-develop mo sa sarili mo yung makapagbigay ka ng reason na maganda, na makapag-reason na parang dalawa yung inner voice natin. Yung isang inner voice natin, yung negative. Yung pangalawang inner voice natin na kailangan mo ma-develop, na pakinggan mo siya. Yung small voice na yon, yung maliit lang na boses na yon, na halimbawa pag may nangarap ka, tapos yung isa negative yung magsasabi sa yung inner voice mo na parang hindi mo kaya yan, parang hindi ko ata kaya. So yung isa naman, kaya mo yan. Kaya lang, hindi mo lang siya pinapakinggan. Mas pinapakinggan mo yung negative na inner voice. Pero narinig, nagsasabi naman siya, pumapalag naman siya sa isip mo. Ngayon, ang kagandahan, pag yan ang na-break mo at na-develop mong pakinggan, para siyang muscle na kahit maliit lang na boses, pakinggan mo siya hanggang lumalakas yung boses niya na kaya mo yan, kaya mo yan, kaya ko to, kaya ko to. Magagawa ko rin yan, maaaral ko rin yan, mamamaster ko rin yan, magagawa ko rin yan. Hanggang unti-unti yung inner voice na yon, every time na may nakikita ka ng mga inspirational story, success story, achievements ng ibang tao, unti-unti narinig mo na yung boses na nagwawala na siya. Yung pinakamasarap yun, Bok, yung nagwawala na siya, na puta na, kaya ko rin yan, kaya ko rin yan. Kailangan nyo ma-develop. Doon ako nagsimula. Kasi siyempre, tayo, high school grad lang, service crew dati. Every time na nakakapakinig ako ng mga inspirational talk or any achievements ng ibang tao na mga successful, hindi ko narinig yung small voice na yun. Ang lagi ko narinig, baka hindi mo yung kaya, Louie. Hindi ka naman graduate. Service crew ka lang. High school grad ka lang. So, ang dami niyang reasons. So, sabi ko sarili ko, habang nakikita ko, bakit may mga tao na agawa ng ganun? Ibig sabihin, hindi lang isa, hindi lang dalawa. May nagkakotse, na-achieve nila yung cars nila, yung dream life nila, nakapag-travel, kumikita na malaki. Hanggang unti-unti, narinig ko yung maliit na boses na yon na nagsasabi na, kaya mo yan. Kaya mo yan, Louie. Kaya lang maliit. Hanggang unti-unti, sabi ko, may nagsasabi pala na ganun, why not i-develop ko, ipakinggan yung inner voice ko na, kaya mo yan. Pinupush niya ako hanggang lumaki, hanggang nagwawala na siya. Paano siya nagwawala? Yung inner voice ko, habang na may napapanood ako, mas nagiging dominant na siya. Mas napapakinggan ko na siya. Mas malakas na siya. Hanggang umabot ako sa buhay ko ngayon. Kaya ikaw, kung nanonood ka, Bok, eto, sarap ng buhay. Eto, nasa two seasons tayo. Exclusive hotel. Ang ganda ng hotel na to, para kang nag-Maldives. Ipapasyal kita. Kaya ako naman sinasabi ng ganun, kasi hanggang nung na-develop na, hanggang unti-unti, wala nang imposible sa akin. So ibig sabihin, naniwala na ako dun sa boses ko na maliit lang dati, na na-develop hanggang nagwawala na siya. Hanggang nagwawala na siya, Bok, na pinapakinggan ko talaga. Ang sarap. Bakit masarap? Kasi napakinggan ko na yung boses ko. Nalaman ko na, na magaling din ako, gagaling din ako. Nalaman ko na nakaya ko din yan. Kumbaga parang in-acknowledge ko na sa isip ko, sa paniniwala ako, na dati yung mga limiting beliefs ko na ako lang din nagbibigay ng reasons bakit hindi ko ma-achieve yung mga bagay-bagay na gusto ko. Ako lang din pala nag-isip. Kailangan ko ma-break. Kailangan mo ma-break. Kasi yun yung ginawa ko. Kaya din ako umabot sa ganitong buhay. Tanda mo, high school grad ako. Service crew dati.
di ba? Pero pinakinggan ko lang, dinevelop ko yung inner voice ko na dating mahina, na kaya ko yan hanggang pinalakas, hanggang pinalakas, hanggang nagwawala na sa katawan ko. Every time na may gusto ko, ang una ko nang narinig, kaya ko yan, kaya ko din yan, kaya ko din yan. Every time na na-inspire ako, kaya ko din yan. Ako yung next, di ba? So, yun yung ginawa ko, Bok. Ingal ako, kakakalakad din, no? Yung tour lang kita, may mga villa dito, Bok, ha? May kasama pang tour. Sosyal. Ayun, Bok. Develop your inner voice, yung maliit na kaya ko yan hanggang lumaki. Hanggang magwala na siya sa isip mo. Hanggang maging dominant na siya. At hindi mo narinig yung mga negative thoughts. Kasi hindi mo kailangan sa success yan. Hindi mo kailangan sa goals mo yan. Hindi mo kailangan yan sa dream mo. Sabihin, mas pakinggan mo yung inner voice mo. Kasi yun ang mag-guide sa'yo sa success. Yun yung mag-push sa'yo na magsipag ka. Yun yung mag-push sa'yo para gumalong ka. Kasi bakit? Lagi niyang sasabihin na kaya mo rin yan. Lagi niya sasabihin sa'yo na ikaw din ang next. Na kung nagawa nila, kaya ko din. Kung nagawa namin, kayang-kaya mo din, Bok. Okay. So pupunta tayo dun sa restaurant. Okay. May kita mo yun, no? Mga villa. Pool. Tayo dadaan. Punta tayo sa restaurant. At i-check natin yung mga tao na break din yung mga limiting beliefs nila. Paano mo na break yung limiting beliefs? Paano lang na break yung limiting beliefs nila before na napalitan yung inner voice? Tiri-ri. Takbo tayo. Sayang yung oras. So, andito na tayo, Bok, sa restaurant. Foods. Gabi. Sarap. Sarap. Ito mga, Bok, share ko sa'yo. Isa sa mga nag-break na mga limiting beliefs nila na napalitan ng paniniwala. Ito si Jomi Hospital. Na dating vlogger, ngayon nagsa 7 digits. Paano mo na-break yung limiting beliefs mo before? Number one up, si guidance ng mentor. Mentor. Then parang ang mentor kasi nagpakita sa akin na kaya ko i-break siya until nakita ko mismo. And then yun, pinaniwalaan ko. Galing, di ba? So kailangan ng mentor. Sakto na nakikinig at nanonood lang yun. Ito yung mga ito, mga kasama ko. Mga napalitan lang din ng mga na mentoran. And congrats, Bok, kasi you give time para makinig. You give time para share din ito, para makatulong din ko sa mga ibang mga friends natin na mga dreamer din. Pero kulang lang sila ng push. So, yun lang. Wrap it up. I-kwan mo lang, ha? I-tawag na to. Lahat ng palakihin mo lang yung inner voice mo na positive, na laging mo na dapat sa marinig hanggang lumakas na lumakas, hanggang ma-dominate na talaga yung mind mo, yung positivity. So congrats, Bok, and this is LPG. Sabog.